Bil, ako tag ipit, ikaw tag ano. Oh. Yan o. Oh. Yan. Ay. Oh. Yan. Behind, everybody behind the line. Yes, yes, yes. Once again. Yan mga kaisla, nandito na po kami sa Subara mga kaisla. Yan po mga kasamahan ko sa choir, sa SLRC choir. Ito po ang clean up drive, kasama po ang SLRC o music ministry at kasama din ang ibang mga volunteer mga kaisla. Yan po, nakikita nyo po, naghihintay po kami na lahat ay dumating mga kaisla. Yan po, ikot ko lang siya. Yung iba po hindi pa po dumating mga kaisla. So kung alam niyo po yung location na tumayos daw, yung Subara, yung heritage na yan mga kaisla. So yan po, at ito, dumating na din po yung ibang grupo na nakita niyo po. Yan po mga kaisla. So habang hinihintay po namin sila mga kaisla para sabay-sabay na po lahat na pupunta doon sa sabi ng dagat para sa clean up drive. Yan po ang PLC choir mga kaisla, kami naman po ang San Lorenzo choir. Yan po, at yung kasamahan ko po nagdala ng aso, si sumama si Franz. Nasa gitna ba yung hello po? Hi, is that your vlog? Saan yung kanya? Hi vlog! Welcome to my guys! Oh, makiki clean up drive din. SLRC din pala. Yan. Po yan mga kaisla, sila po ang TLC choir din po mga kaisla. Yan, at doon din sa kabila mga kaisla may ibang grupo din po na may mga engineer din po, may ibang lahi din po ng mga kasama namin. Yan. So hinihintay lang din po na makumpleto pong lahat para sabay-sabay po umalis mga kaisla. Ayan po. At kami naman pong SLRC is kumpleto na po kami lahat. Ayan po, titingnan lang natin. Diba? Super dami po ngayon mga kaisla ang sumali sa clean up drive na po ito, para at least mapanatili po malinis ang dagat natin, sa tabing dagat mga kaisla. So ito mga kaisla, alis na po kami. Ito po kasi yung location na ano namin, meeting place. So ngayon, alis na po kami, pupunta na po kami doon sa tabing dagat. So yan, kailangan pa po sumakay mga kaisla kasi hindi po siya kayang maglakad. Yan. So yung iba po, kanya-kanya po. So bawat sasakyan mayroon pong apat na sakay. Yan po, depende po mga kaisla kasi dami din naman nagdala ng sasakyan. Yan po. So on the way na po kami at ready to go. Yan po, dumating na din po kami sa area mga kaisla. Magulo talaga dito sa buhay. Yan po, mga kasamahan ko po. Mga kaisla, nandito po tayo ngayon sa so dito po yung ano namin, area. Yan, si teacher Runa. Yan po yung teacher namin, si teacher Runa. Yan po si Tito Arnold, si John. Kasamahan ko po sa choir mga kaisla. Din nandiyan din po si Labim, si Rex, yung may hawak ng aso, at si Franz. Ito yung number 2. Jowa Rebin. Ito yung super number 1. Number 1 yung super number 1.
yan pa parating. Hi guys, so we pass around some clothes for everyone, please. It's on this one lang. Maybe yan. Pass them around. Dalawa. Yan lang. So yan mga kaisla, super dami na po namin mga kaisla. May mga ibang nationality din po mga kaisla, hindi lang po puro Pinoy ang sumali sa cleanup drive na to. At iba't ibang organization po mga kaisla. Yan po, super dami po. Yan, ready na po, nabibigyan ng gloves. Ito po, yan, nabibigyan na po ng instruction yung ano namin team leader mga kaisla, kung ano po mga gagawin. Plastic ang ano, kailangan rin. Nasaan si... Dali, Russell. Ako tigipit, ikaw tag ano. Oh. Yan o. Oh. Yan. Ay. Oh. Yan. Sorry. Oh, ayan ang mga bata. Hindi, papunta naman tayo doon lahat eh. Ay. Isa lang plastic dalam. Isa lang dalam mo. So yan mga kaisla, ang kukunin lang po namin is yung mga plastic o mga hindi nabubulok mga kaisla, o non-biodegradable mga kaisla. Yan po as a base sa instruction po ng ano namin team leader. Yan po, si Bim. Yan, kanya-kanya pong ano mga kaisla, once na mapuno na din yung lalagyan mga kaisla, pwede na pong bumalik doon sa ano namin meeting place. Doon po namin na dadalhin lahat po yung nakuha namin ng mga basura mga kaisla. Nakakatawa mga kaisla kasi may mga bata din po, kasi may mga African na sumasama din, Malaysian, then mayroon ding mga engineers, then other nationality mga kaisla, hindi lang puro Pinoy. Yan po sila Tito Arnold. Yan po, maganda din po itong mga kaisla na ginagawa kahit once a year nagagawin po itong mga kaisla. Saka super dami po namin at yan po nakakatuwa, no? At least nakatulong man lang sa environment. Yan po, so sabay-sabay po lahat. May
sa side namin kami po dito napunta, tapos yung iba naman is napunta doon sa kabilang side. Yan po mga kaisla. Puro plastic lang po ang pwede namin kunin, hindi na yung mga iba mga seaweeds, hindi na po yun mga kaisla. Kasi nabubulok din naman yun. Yan po. May nakuha po kami mga styrofoam. Mostly po ang dami mga kaisla is plastic bottle po ang karamihan po nakukuha. Yan po, bising-bisi na po lahat. Yan po, basta mas masarap mga kaisla no, kung tulong-tulong lahat maglilinis para sa ikakalinis ng tabing dagat or ng environment mga kaisla no. Yan po. Ang dami po nagdala ng aso mga kaisla, nakakatuwa. Dala-dala nila yung mga alagang aso nila. Ayan. O, yung iba po. Ayan, patuloy lang din po mga kaisla. So, sana din po mga kaisla kung nanonood kayo, pwede kayong sumali sa mga ganito. Yan o, kahit mga bata tumulong po. At least, alam nila kung ano yung ginagawa mga kaisla, no. Mga magpamilya. Ayan po. At mayroon kayong mga grupo mga kaisla, pwede po nyo itong gawin kahit once a year man lang mga kaisla, di ba? Yan o, si Rexo may nakitang lubid. Yan, laking lubid. Iiwan lang. Yan po, diba? So, tuloy-tuloy lang po mga kaisla ang paglilinis at pagkukuha ng mga basura. Po, basta dire-diretso lang po. Pag once puno na yung ano mo, lalagay po din na po kayo bumalik kasi yung iba na naman ang dumadiretso para kukuha naman pagpatuloy po. Yan. Cute mga aso. Nakakatuwa din namin dala yung aso namin. Yan o. Nakakatuwa mga kaisla. Anong treasure yan? Sige, buksan nyo! Ikaw na lang! Uy!
Dito kay ano, Rex, pwede pa to lagyan. Sinabi mo hindi babalik pag hindi puno. Kailangan ang punuin. Ito kay Rex na plastic, dito na yung iba. Kinalat yung parasil. Nangungulikta ba kayo o nagkalat? Kaisla, ito po lahat ang nakulikta namin mga basura. Yan po, may gulong pa po. Oh. Yan, so pwedami po yun mga kaisla. Yung iba hindi pa po nakarating mga kaisla. So, once na matapos po mga kaisla, na po nila yung plastic nila, balik po sila dyan para dyan po ano lahat ng mga basura. Yan po, hindi lang po puro Pinoy, no, may ibang nationality yan po. Dami-dami po mga kasi mga kaisla, no. Sarap po ang magtutulungan po para sa ikakabuti at kakalinis. Yan po. Tapos may sasakyan naman po para doon ikarga lahat ng mga basura na nakolekta namin mga kaisla. O tinatali na po nila yung ano mga basura na nakuha, diba? Super dami po. So nakakatuwa din mga ganitong activities mga kaisla, no. Kahit once in a lifetime or once a year man lang to gagawin mga kaisla, no. Yan po. Dami-dami po. Yung iba po, hintay pa natin na dumating. Yan. Yan po mga kaisla. So kinalga na po sa sasakyan. So nakakapagod minsan na nakakatuwa mga kaisla, no, ang ganitong mga activities. So hope na maano din to, hindi lang to once a year, kahit twice a year pwede po to gawin mga kaisla, no. Yan po, nakakatuwa, super galing. Tsaka isa din po itong mga kaisla na ginagawa is like a banding po sa grupo. Yan po. So yan mga kaisla, pagkatapos po ng clean up drive, mayroon kami kunting salo-salo, nagdala po ang bawat choir group ng mga snacks mga kaisla, ang nagdala ng tubig, chai, pagkain po mga kaisla. So para sa mga nagugutom, yan po. So bali po for SPFC, mayroon po apat ang sumali dito mga kaisla, ang PLC, Divine Mercy, ang SLRC at ang Sagrada or ang Couples for Christ Choir mga kaisla. Yan po. So lahat po ay kumain na sa mga nagugutom. Yan po. So nakakatuwa din ito mga kaisla, no? Kahit iba-iba kaming grupo, so sa mga ganito activities ay nagkasama-sama po. Nagbibenta na si ate. At nakakatuwa. Lahat po nakainan na. Dahil nagutom din po mga kaisla. Diba? Ang sarap ng kainan. May karak pa, oh, mga kaisla, oh. May karak pa sila.
So enjoy lang mga kaisla, no? Nakakatuwa. Ganito ang activities. So yan.